kalooban. Tayo po ay dadako na po sa pagbabasa ng Ebanghelyo na ipagkakalob ng ating kinanggin ng Venus. Magsitayo po tayo. Ibigin ang mga kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabay, ibigay mo pati ang iyong bala. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, paano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito ay makakabayan. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatanguhin ninyo at kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus.